Good morning, everyone. Good morning. God bless you, everyone. Palapakin niyo mga sarili niyo for being here today. Are we full to capacity? Alright, dahil tayo po'y late na nagsimula, hindi ko alam kung nasa pa'y mga katabi niya, dapat nakaupo dyan. Pwede bang paupuan na natin yung mga vacant seats? Alright, can we do that? Para yung mga nakatayo po can now come and sit down. No, baka mamaya yung inyong katabi, yung inaantay na uupo ay nasa alabang pa. Okay, tapos na po ako bago dumating yun. Alright? Good. Bata ba itong mga nakikita ko? Mukhang magiging... Ilan taong ka na iyo? Ilan taong ka na? Ilan taong? 13. Alright. Mukhang gusto mag-imbin na natin ng bata. Alright, let me begin by saying thank you, Doc Boots. Kasama ko po si Doc Boots at si Dr. Chari for 4 days, actually 3 days, sa Hong Kong. Kami po'y nag-conduct ng business presentation and leaders training and intensive product demo sa ating mga bayaning kababayan sa Hong Kong. Alam nyo, parang ganito po ang sitwasyon. Mas maliit pa rito. 150-seater lang yung aming reserve. Ang dumating, more than 400. Kaya galit na galit yung mga tao sa labas. Eh, wala naman tayo magagawa. Alam niyo paano sila nare-recruit? Through Facebook lang. Kasi once a week lang, pag day off lang sila pwede, at pag may holiday. So yung mga distributors natin doon, magugulat kayo. Dahil malalim ang kanilang pangangailangan at pangarap. Pag break daw after working for what? 12 to 14 hours? Sa bedroom nila habang natutulog? Kasi while working, bawal mag-text. While working, bawal mag-tamawa. So sila, para makontakt yung mga prospects nilang Pinay o Pinoy, nagkitext sa pagtulog. Doon nagtatransak kung kayo nakakadalaw, nakakausap ng harapan, doon hindi. During the week ng trabaho, recruit. Pag Linggo, retailing tsaka recruitment. Doon nagpapalaki ng grupo. Magugulat ka, ang dami pong kumikita sa Hong Kong, at nagpaplano sila umuwi, and I pray sila po'y makabalik sa kanilang mga mahal sa buhay in the near future. By the way, meron bang mga OFWs na nandito ko ngayon sa kwartong ito? Pakitaas ka po ng mga kamay, OFWs. 1, 2, 1. Palakpakan natin ang mga bayani ito, palakpakan natin. Thank you for being here. Hindi nyo natatanong, ang nanay ko po'y OFW din. Siya po'y caregiver for the longest time. Nakalulungkot lang kasi nung umuwi na siya from the United States, after how many years na nag-aalaga at nagahinaw sang bulik sa iba katao, no? Hindi niyo alam yung bisaya ko. Naawa po ako kasi umuwi ang mami ko na malakas umalis, pagbalik, mahina, naka-wheelchair, and obese. Kasi sinaksakan ng mga damot-damot steroids sa ospital. Pagbalik po, nag-deteriorate ang kanyang pangangatawan. Hindi niya na-enjoy yung tinrabaho niya for how many years? At the Alzheimer's, ano yung Alzheimer's disease? Yung ulyanin? Nakapakalungkot, nadadalaw ka, hindi ka kilala. Sabi niya, sino ka? Ganun ang sakit. Misa ka darating mo pa lang, hindi ka paalis. Masakit. So, isa sa mga nalaw ko, nagpagayil akong buhok, nagpa-skinny up na ako. Pagdalaw ko, parang gulat ako, umingiti. At sabi sa akin, ilala kita. Sabi ko, galing na. Sabi ko, sino ako? Sabi niya, Derek Ramsey. Sabi ko sa yaya, magaling niya. Huwag yun pa yun ng gamot siya, ha? Okay na yan. Ang tinutukoy ko lang, eto ang isang bayani, nagpa-aral sa aming lahat, nagtrabaho, nagpagal, she never got to enjoy what she worked for. Na yung umaga, magti-training tayo kasi sa Global, gusto namin yung pinagtrabuhan nyo ay ma-enjoy ninyo in the near future. Okay ba yan? Yes! So, sino po dito ang gustong makatulong? Taas ang kamay. Yan. Good. Masarap naman tumulong? Yes! Ay, napakasarap naman talaga. Ang sarap tumulong, lalo na kung yung tutulungan mo ay may malalim na pangarap sa buhay. Tsaka yung tutulungan mo hindi lang dole out. Hindi yung isang tulong lang. Dito po sa Global, ang pagsasanay na gagawin natin, tuturuan namin kayo paano tunay na tumulong, hindi one time, kundi magtuloy-tuloy yung tulong mo hanggang sa second generation niya, third generation niya.
Na magkaka-downline kayo, sabihin nyo downline. Downline. Magkaka-downline ka, hindi lang para sa 1-5 o sa 500 o sa kikitain mo together. Hindi po, hindi po. Ang tunay na leadership, dadalhin yan sa pamilya, angkan, hanggang sa apo. At ikay makikilala na ito yung upline ng lolo ko. Ha? Ganun katagal ang keeping. Everybody say keeping. Keeping. Kagagaling ko lang ng Butuan from Hong Kong. Luwapag kami. The next day, Butuan, ESPN. So, minakausap ko mga distributors. Alam mo, sabi ng isa, Coach, pwede bang lumipat ng grupo? Sabi ko, bakit? Yung upline ko, chismosa. Exact words. Ay, kaya ko, sorry, hindi pwedeng lumipat. Hindi pwede kasi kung sino ang upline mo, yun na dapat. So, may dapat na tayong ayusin sa upline mo. Alright? Yung isa naman, gustong lumipat kasi hindi marunong mag-lead yung upline niya. Okay? Pwede kung ano lilipat. Iko-correct lang natin yung upline mo. Nakita nyo, ito po'y from the horse's mouth. Ibig sabihin, totoo ang nangyayari ito. Pag ang alam mo lang ay sistema, ang alam mo lang ay technical, ang alam mo lang ay paano mag-OPP, paano mag-pay-in, pero hindi ka marunong sa relasyon, goodbye ang network mo. Is that right? Yes! Ulitin ko, ang sarap dumalaw sa bahay ng downline mo na pinakita mo na, natulungan mo na lumaki ang grupo, kumikita na siya, kanina, si Mon Akab, tumantua ako, may downline sa likod. Sabi niya, Coach, may palabas ka ako ng Ford Ranger. Nung tinignan ko, tumantua ako. Kasi yung batang, nakita ko nagsimula dito. So, salamat kay upline mo. Di ba ang sarap magiging upline kayo one day? Yes! At kikilalanin kayo, yun si upline ng nanay ko. Upline ng tatay ko. Pagdalo mo sa bahay, di ba matutuwa kayo na yung picture mo naka-quadro, 6x8x10, nasa bandang gulo-dulo ng kusina, at pag-alasay, sinisindihan ng kandila, sa pagkita. O di ba, ang sarap ng feeling ko, may ganito dito. Ay, kasi coach, binaka-upline kasi kami tumantua na tinulungan mo kami at ang buhay namin. Sarap na na! Si Cora Kizon, si Ate Cora. Tsaka si Kuya Lito, mag-asawa ito na leader, napakagaling na leader. Kasi meron silang effect na nanay eh. Nanay yung effect ni Ate Kore. Si Kuya Lito naman, tatay na tatay. No? Laki ng tiyan, gano'n. Diyan na bilin. Meron silang downline sa Batangas. Recently, nagpatayo ng four-door apartment. Dati sila nangungupahan, ngayon sila na nagpapaupa. At ang pinapasalamatan, siyempre Diyos, pangalawa, si Cora at si Lito na nag-train sa kanila, hindi nag-give up sa kanila para sanayin silang maging leader din. Is that right? Yes. Kaya napakasarap po ng leadership training. Ang in-global po, tatlong training team, itong marketing team, plus the speakers bureau, napakarami, at mga may-ari. Wala pong tigil na nagsasanay. Tanungin niyo ako bakit. Bakit? Ang sikreto lang po sa pag-lead sa in-global para kumita ka na malaki, para maging magaling kang network leader, para maging Joseph Lim ka, Carlo Benaventura, o Maylin Evdani ka, ang gagawin mo lang simpleng-simple. No? Magsanay kang patuloy sa maraming aspekto na dapat isanay sa iyong pagkatao. Is that right? Yes. Kaya ang sarap pa pag-usapan natin, dalawang klaseng tao lang meron sa in-global. Ano yon? Yung successful tsaka yung successful. Tama ba? Yes. Meron akong isang probinsya, pumunta kami meron sa Biskaya, Bailan, nauhaw yung mga downlines ko, bumili kami ng tubig. Pagbili ko ng tubig sa malaking tindahan, parang grocery siya, may stante, ang dami nang bumibili. Malaking grocery. Sabi ko, Manay, pagbili nga po ng apat na mineral water, eh naka-t-shirt ako nung I love in-global. Sabi ko naman niya, ay, in-global ka din? Uy, tutuwa naman ako. Sabi ko, opo, opo. Sa mga tao, tingin na, in-global na yan. Sabi niya, sumali ako dyan eh. Ay, very good. O, kumusta po resulta? Ala namang nangyari. Sabi, tali po. Pagkala ko, lugi ako ah. Kasi diba, yung press release, ang sama eh. Para ako sinaksak, saka to balikod. Sabi ko, ay, nanay, balik. Lugi, nanay, balik. Sabi niya, bakit? Sabi ko, kailan ka sumali? Sabi niya, mga 3 years ago, magkano binayad nyo? Mga 8,000. Tama. Tama. Ano po ang mga pagsasanay na nadaluhan nila? Anong mga trainings? Sabi niya, yung PPO. Sabi ko, ano PPO? Yung pinagka-o, binubilog, tsaka yung pera, yung produkto.
nasasanay. Sabi niya, Alana, tama po kayo. Kaya kayo walang nangyari sa negosyo niyo sa Inglobal dahil wala kayong nadaluhang pagsasanay. It's that simple, people. Do you follow? Yes! That simple. Pag hindi ka nagbuhos ng training sa iyong negosyo, kahit ano naman ang negosyo mo, pag hindi mo bubuhos ng tamang pagsasanay, walang mangyayari. Total, nandito na kayo, damihan nyo na ang panahon ng pag-training, pagsasanay, iba't-ibang trainers, so you could really enjoy what Inglobal is promising to you. Palakpakan yung mga sarili mo. Yes. So successful tsaka hindi successful, dalawa na. Yung kwento ng success, dadaanan ko as we go along. Okay mo ba yan? Yes. Pangalawa, hindi lang successful and not successful ang meron sa Inglobal. Meron pang train and the untrained. Sanay, tsaka hindi sanay. Ngayong umaga, salamat sa nandito kayo lahat and you are taking notes. Okay? Kung photographic memory kayo, okay na, huwag na kayo mag-notes. Kasi napakahalaga na habang nagtuturo po ang isang trainer, matuto kayong to read between the lines or to listen between the lines. Ang pag-aaral po, ang pagsasanay, I've been training for 26, 27 years. Pag nagsasanay ang tao sa kapwa-tao, tandaan nyo, nilikha ka ng Diyos na matalino. Sabi mo sa katabi mo, matalino. Matalino. Lahat tayo matalino. Nagkakayaan ang isip. So habang ako po'y nagtuturo, may mga puntos akong sasabihin, habang kayo likas at malalim na nakikinig, gusto mo talagang matuto, yumama, maging leader. Meron akong hindi sasabihin dito, hindi ko ituturo, pero matututunan nyo. Galing yan sa utak ninyo na ginawa ng Diyos. Pag biglang habang nagtuturo ako, biglang mapasok na punto sa isip mo. Sulat mo yun. Hindi ako nagturo na. Bisa lalabas ako, Coach, ang ganda ng puntos mo. Ang ganda ng sinabi mo tungkol sa ganyan. Wala naman yun sa awal ko. Saan galing yun? Galing yun sa isip mong matalino. Na yun ang kailangan mo, kaya mo natutunan at lama. Tama po ba? Yes. Palapakan nyo mga tatalino ninyong kapatid. Yeah. Yan po ang aking malalim na dahilan. Ba't ko ginagawa ang Inglobal? Ako po'y full-time na trainer sa marketing team sa Inglobal, pero ako po'y full-time networker din. Pareho nyo, nag-recruit din ako. Pareho nyo, nag-aasama-sama ko may mag-pay-in at walang tanong-tanong na 7 years agad. Wow. Tama ba yan? Yes. Ang sarap, di ba yung kakatumi ka, hindi mo kilala? Ganda nga pa po, bakit? Ano po networking ninyo? Pwede mong sumali? Yes. Sarap, di ba? Tapos leader na leader, yan. Kailangan malalim ang dahilan mo. Kayo ba'y nare-reject din? Yes! Kayo ba'y nare-reject din? Kayo ba'y nabi-discourage din? Yes! Tignan nyo kayo mukha ng katabi, mukha ba discouraged na? No? Ako po'y nabi-discourage din. Balik na ako ng balik sa lesson na ito. Ano pong lesson? Ano ang malalim mong dahilan ba't ka sumali sa negosyong ito? Ba't mo gagawin ang negosyong ito? Nilaliman ko, yan po aking pamilya, aking magbahay si Mer, si Jem, si Jam, si Jim, si John. Right? Nagkataon naman si John po ay birthday ngayon, kaya nagpa-party kami kanina sa Jollibee. Tanong mo, 23 years old, bakit sa Jollibee? Sa tagal ko akong nagpastor, busy-busy ako sa buhay ng maraming tao. Wala akong panahon magpa-party sa sarili kong anak. Nakalimutan ko magpa-party. Bukod sa nakalimutan ko, busy-busy ako sa buhay ng ibang tao, wala akong pera. I cannot afford that. Pastor lang ako eh. So ngayon, yung hindi ko na ibigay sa kanila noong araw, binibigay ko. Kaya first time niya mag-party sa buong buhay niya sa Jollibee. Kaya po, inimbita ng misis ko yung mga gusto niyang ma-imbita. Secretly, tinago namin. Sabi namin, punta ka ako sa Jollibee. Pinagpunta namin, hindi niya alam, katago kami lang. So, paglabas sa tonto, she was crying and she was so happy to see good friends of hers. Yun po ang mga dahilan bakit ako nag-network. Bakit ako full-time na sa AIM Global. Bakit aking pagkapastor ay tapos na po ako doon. I'm done with pastoring after 25 years. Ibang ministry po ang ginagawa ko. Ito po'y tao pa rin. Teaching ministry pa din. Helping ministry pa din. It's the same. Ang dilema lang, ang pagkakaiba lang po, nung pastor lang ako, wala akong pera. Ngayon po, ang dami kong pera. Dati ang tulong ko, spiritual lang. I cannot teach them how to make money. Now, ang tulong ko ngayon, hindi lang spiritual, tuturuan pa kita paano kumita. Paano maging magaling na tatay, paano magaling na nanay, how you can provide, how can you help your families. Nandun ang puntos ko ngayon. So, pag sinabi nila sa akin, ay, ba't mo iniwan ang mga pastor para mag-networking? Mali.
I don't have to explain to you. Ang aking ginagawa, I love my God, I love my people, I love my family, period. Okay po ba yan? Yes. So, diretsuhan na tayo. Ano ba gusto nyo? Mayaman, mahirap? Mayaman. Ano ba gusto nyo? May kotse, walang kotse? May kotse. Ano gusto nyo? Walang panahon magbakasyon? May panahon magbakasyon? May panahon. Siyempre. Ano gusto nyo? Nagpapautang? O nagpapautang? Pareho yun. Dapat alam mo ang DLS mo every day. Everybody say DLS. DLS. Ano ba ang desired life situation mo? I'm 49 years old. Mukha lang po akong 29 dahil sa produkto. Yes! Hindi, kasi maliyan ako. Nanay ko pala taga Iloilo. Kami taga Iloilo ba dito? Mga taga Iloilo ba? Kadaan mo? Diin ka mo sa Iloilo? Sa may haniway. Sa may haniway? Yes. Hindi ko alam yung saan din. Sa Pototan ako, Chay. Pototan. Alam mo na Pototan? Oo. Sa Pototan po ako. Kaya putot ako yan. Si Papa ko taga Negros Occidental. Si Papa tsaka si Mama ko naghiwalay nung nasa tiyan pa ako ng nanay ko. Naghiwalay sila. Nag-LQ sila, sabi ng tatay ko, ang pangit mo. Sabi ng nanay ko, mas pangit ka. Anong pinanganap ako? I never saw my dad. Never had a father. Nakilala ko siya, 8-9 years old na ako. And hindi nila kami tinuruan tungkol sa maghahanap buhay. Wala. Ang konsepto namin, employment. Okay? So kahit ang pastor ako, as early as 16, I was out of the house already. Nag-working student ako. Tapos, ang konsepto ko, pastor, pero employed pa din yun. Employed pa niya. Ang sweldo ko, galing sa offering ng mga tao. Do you get what I mean? Yes. Hindi ko alam kay Pastor Mike kung anong style niyo sa denomination niyo. Pero sa amin, yung offering, dun galing yung sweldo ko, 1530. So, inagpapaaral ako ng apat na anak. Ang desired life situation ko, yung apat kong anak, sa magandang paaralan ko patatapusin. Dahil ako, walang magandang paaralan pinagtapusan ng high school and college. Alright? Kasi pera. Did you get what I mean? Yes. Hindi naman ako pwede mag-enrollment na. Diba? Gusto ko dalhin sa Ateneo yung panganay ko. Eh, hindi kasha yung sweldo ko, di ba? Yes. Alam nga naman paglinggo, sasabihin ko tulad bukas, mag-preach ako, sabihin ko, mga magulang at mga kapatid, pwede bang laki-lakihan yung bigay mamaya? Dahil enrollment na sa Ateneo bukas. Hindi pwede yun. Foul yun. That's foul. Do you get what I mean? Yes. So, ang point ko, ganito, kanya-kanya tayo ng DLS. Kanya-kanya, hindi tayo pare-pareho. Baka yung gusto mo, 1 million a month? Ako, hindi ko kailangan 1 million a month to survive and to be happy. Actually, ngayon sa network ko, hindi pa ako makita ng 500,000 a month. Yun ang target ko eh. Okay? Walang half a million ang kinikita ko buwan-buwan sa network ko. Wala. But am I happy? I am. Sa pagbay kinikita ko, sobra pa. May savings ba ako? Ang laki! So magkaiba tayo ng desired life. Baka gastador ka, matipid ako. Are you following? Yes! So ganun po ang pinag-usapan sa DLS. Ano ba ang gusto mong sitwasyon in the near future? On the way here sa traffic, nag-usap kami na may bahay ko. Pinag-usapan namin yung retirement. Kaya po kami nag-aim global for our retirement already. Dahil yung apat kong anak, dalawa na patapos na namin sa biyaya ng Diyos sa magandang paaralan. Yung panganay ko, napatapos namin sa St. Beda College, Alabama with honors. Yung pangalawa, sa Southfield International University with honors din. Yung pangatlo, sa UP Diliman. Yung pang-apat, ay grade 8 sa isang magandang paaralan sa Las Piñas. Sabi na ako sa mga kong pastor, John, siguro malaki bigayan sa church mo. Paano mo na-afford yan? Ako, no, I have a business. May negosyo ako. Kasi meron akong DLS. Alright? Pag-graduate ang anak ko in the next 8 years, kami dalawang mag-asawa ulit. Bata pa kami noon. 58? 57? Bata pa yun. And I want to retire not in Manila. Ayoko dito. Traffic. Ayoko dito. Puro building na. Ang gusto ko pa sa probinsya. So, klarong-klaro po ang DLS ko. I want to retire wealthy. I want to retire happy. I want to retire healthy. Okay ba yan? Yes. Gusto ko mag-retire na tumutulong. And I want to retire in style. Tama po ba? Yes. Alright. Kasi kami dalawa na naman kasawa eh. So ang DLS ko po, sa farm. So may lupa po ko, gusto ko, nakabakod yung aking farm.
tatanungin ko lang ng iba't ibang klase po ng kahoy na hindi na kilala ng mga anak ko sa Maynila. Sabi pa naman ang anak ko, Papa, what is guyabano? Hindi niya alam. What is guava? Saan ko bayabas? Ano nga yun? What's santon? Hindi niya kilala santon. Ang kilala niya doon na Jacob, hamburger, puro lason. So gusto ko magtali talaga ng puno. No? Singkamas, talong, sigarilyas, manay, sitaw, bataw, at napalimot, hindi ba pangalan? Siyempre yung bahay ko, kubo. Pero 8 bedrooms. At full air condition bawat bedroom. At diba? Ng DLS, klaro dapat sa'yo. Ayoko ng kotse. Ayoko ng sports car. Gusto ko pick-up truck. That's what I want. Mabubuhay ako hanggang 89 years old, God willing. At naka-pick-up truck ako. Alright? Kabayo, eksakto. Gusto ko puro hayop. May konting kambigan dyan, konting baka dun, ha, konting baboy dyan, mga aso sa harapan, sa likod, mga pusa. Diba? May konting ang tatlong buhaya dyan, krokodil. May tumatakbong mga ostrich, mga lima. Tsaka dinosaur, apat sa likod. Pag mga harap kayo, klaruhin ninyo, you have to write them down. Diba sa NDO, pinag-uusapan niya? Dreams. Sabi ba say dreams? Dreams. Pareho po yan sa DLS. Napakalaga. Ano gusto mo? Mahirap o gusto mo mayaman? Ganyan ka simple. Wala pong yumayaman sa In Global na hindi nagiging leader. Kinakailangan leader ka. Everybody say leader. Leader. Sabi mo sa katabi mo, dapat leader. Dapat leader. Right. Part-time or full-time, it doesn't matter. Pero may advantage pag full-time. Okay? Pero, example po ay si Edwin Pepito ng Iligan, siya po'y Tubong Bukidnon, full-time public school teacher. Na-recruit sa InGlobal, tinrabaho ang InGlobal, after one year, nakapagpalabas ng brand new Mazda 2. Sasabihin mo na naman, hindi naman sports car eh. Kala ko naman kung anong kotse, Mazda 2 lang pala. Kaya, teka po, siya po'y taga-probinsya, galing sa mahirap na pamilya, puro magsasaka. Ang sasakyan po sa kanilang buong angkan ay habal-habal lang. Patong siklo. Masaya na sila nun. Unang kotse ito ng buong angkan ng mga pipito. Kaya palakpakan niyo naman. So, nung nilabas po niya yan, naku, nagpapiesta sa barangay nila sa Mindanao, sa Bukidnon. Lahat ng kamag-anak nagpuntahan at ang apelido Pepito, lahat, no, sabio, sa mother and father, hanggat yung lolo ng tatay niya yata, pinakamatanda, 94 at 95 years old. Punin, sumakay lahat eh. Lahat, trial eh. Pasakay, mga bata, hanggang sa lolo't lola na yung patriarch. Pagsakay daw ng dalawang lolo't lola, sabi daw, rinig-rinig daw niya, sabi niya, kay sarap maupo sa salakyan na ini. Sabi daw, pwede na tayong mamatay. Sabi daw ni Edwin, ay huwag sa kotse ko sa bahay. Napakasarap kasi po, itong mama ito part-time. Ginagawa niya yung global with full-time attitude. Kasi leader siya. Meron pa itong training, ang pangalan, Bisaya version of leadership training. Purong Bisaya. No? Ang ginagawa niyan, Monday to Friday, 6 to 5, public school teacher. Paglabas, Monday to Friday, sa gabi, 6 to 12 midnight, BCO training. Every single day. Sabado at Linggo, sasakay ng bus for 4 hours, pupuntang Bukidnon, kung saan siya nakatira. Doon niya ina-apply yung kanyang natutunan. So, aral dito, application doon. Aral, application. Huwag niyo kalilimutan, itong mamang ito ay nasa academe. Matalino, nag-aaral. Hindi ito, tsuma-tsamba. Lahat ng papasukan niya, pinag-aaralan niya. So, pinag-aaralan niya, ano ang InGlobal, ano ang networking industry, ano ang mga sistema, ano ang lahat. So, in a short one time, one year, hindi na sa buka baba, part-time ha, 120,000 naman. Okay na ba sa 120,000 naman? Part-time. Ibig sabihin, mga employees, can you raise your hands, employees? Okay. Ibig sabihin, hindi niya nag-resign. Nagtatrabaho pa din kayo, ginagawa niyang InGlobal, basta leader ka. Pag ikay leader, tandaan mo, pwedeng buwapasok ka 8 to 5. Pero meron kang na-recruit at inaalagaan mo na full-time. Are you listening?
Yes. Posible yun. Hindi tsamba yun. Hinahanap yun. Alright? Imbite ko kayo sampo. Isa dyan. May potential maging full-time network leader while I'm part-time. And that can happen kapag ang iyong pangarap ay mas malalim sa katabi mo. Alright. Tanoy mo katabi mo, kumusta pangarap mo? Ha? Kapag pangarap mo lang, magkakotse, mababaw yan, lakihan mo. Baka gusto mo lang magkakumita ng additional 20,000, mababaw po yan. Please, lakihan ninyo. At wala pong full-time, part-time, walang bata matanda. Sa Butuan City, meron po doon 70 years old na mama, si Kuya Roger Bartilio. Sumali kasi may arthritis. Gumaling yung arthritis, sabi niya. May negosyo pa pala. Meron, ginawa. O ngayon po, kumikita ni mama. Hindi na bumababa ng 30,000, 1-1, 70 years old. Now he's 74. Senior citizen. Nung dinalo ko po, lintik yung bangs. Kasi biyudo na yun. Nakababa na po yung bangs, yung buhok niya. At sabi niya, coach, sa Manila ba maraming biyuda? Sabi niya, mga biyuda rito, usap ko tayo mamaya. What are the marks of an AIM Global leader? Everybody say, leader! Leader! Anong marka ng isang AIM Global leader? Alam niyo, tingin ko pa lang sa mukha ninyo, may hint na ako kung gagawin niyo ito ng matagumpay o hindi. Kung magiging leader ka o hindi. Kita ko na. Pag nag-disciple ako ng tao para gumana ng buhay, umayos, sa unang meeting, tanda-tanda ko itsura. Kung magiging successful o hindi. May marks! Para kang bibili ng shopaw. Pag ang marka pula, alam mo na, asabo. Pag orange, bola-bola. Sa network trainer, ganun din. Sa AIM Global, pag i-train kami, kita ko agad. Ako, ito, hindi kumukura. Ito talagang take notes. May mga marka eh. Ang isang AIM Global leader, gusto niyo bang malaman anong mga marka? Yes. Number one. Basahin nga, let's read. Sabihin mo sa katabi mo, enjoy what you're doing. Napakahalaga po kahit ano namang ginagawa mo sa bahay o sa buhay. That you enjoy what you're doing. Ano po ang unang produkto mo sa AIM Global para maging successful kang leader? Ano ang unang mong produkto? Anong pag-come on mo para yung mga tao sabihin, sama ko sa iyo? Sarili. It's not the products. Alam niyo kung ano? Tanungin niyo ba ano? Ano? Mukha niyo. Mukha. Yung mukha natin. Totoo po yan. Pag ang mukha mo, hindi ba pagkakatiwalaan, mag-join. Tama po ba? Mga babae, look at me. Pag yung mata ng lalaki, kaharap mo, ganyan. Sali ka. Ganun po yung boses. Sali ka sa network. Mahal niya yata eh. Tama po ba? Yes. Subukan po ninyo, subukan ninyo na, kasi MDO tinuturo yung power dressing, we have to dress up well. Pag business meeting po, huwag kayo mag-t-shirt na walang collar. Pag pumunta kayo sa business, walang sando. Pag business meeting po, come in polo, leather shoes. Talagang, format. Bakit? Kailangan mo yun eh. Tama po ba? Yes. Alright. Napakalaga na, number one, hindi yung mukha ang tinutukoy ko, don't get me wrong. Hindi ko matapos kung pangungilong ninyo, maitim ka, mapuli. No, no. Ang tinutukoy kong mukha ay yung aura mo. Aura. Yung aura galing sa loob. Tama ko ba? Yes. Pag may gagawin ka isang bagay, para magtagumpay ka, dapat unang-una, you like what you're doing. Do you love people? Yes. Come on, look at me. Do you like people? Yes. Genuinely. Kaya ba yung makikitungo ng mahusay sa tao? Yes. Okay, ito ang mga talo at hindi magiging AIM Global leader. Ano yon? Lahat inaaway. Totoo, Indera inaaway, conductor inaaway, police inaaaway. Pag ikay pala away, hindi ka pa yung maging leader dito. Yes. Tama po ba? Yes. At tao, may iba pa akong training tungkol dyan, yun yung may mga karga. Yung mga may karga sa buhay. Alam niyo, natutunan ko sa buhay, lahat ng tao may problema. Lahat may pinagdaanan. Tama mo ba? Yes. Kaya kung ikay, umiiyak ka pa sa akin, masama loob ko. Bakit? Yung tatay ko, iniwan ako. Hindi na bumalik sa bahay namin. Ah, talagang mabigat yung ginawa ng tatay mo. Teka, ilang taon na yung mangyari yun? 50 years ago. Ano ba naman na? 50 years ago, may tama ka pa? Sa buhay, ganyan po. Lahat ng tao may problema. Tama ba? Yes. Number two, lahat ng problema may solusyon. Yes.
Walang problema, walang solusyon. Kaya bago tayo magtuloy sa mga finer points ng paano maging leader sa In Global, dito tayo magsimula sa pinaka-basic. Baka may karga ka? Track mo na! Baka malungkot ka pa hanggang ngayon, yung oras mo malungkot. Ibahin mo na! Be happy! Tama mo ba? Yes. Ikatlo, hindi porque wala kang solusyon today, hindi na darating bukas. So kung ano mo problema mo today, ipagpa sa Diyos mo na. Panalangin mo. And please relax. And then go out with a happy aura. With an exciting aura. Huwag kayo mag-i-englobal sa aura mo, ganyan, no? Power, grabe. Grabe. Pangalan mo. May negosyo akong ganda, Power, hayamang part-time o full-time, sana ka? Hindi sasali yan. Ang isipin niya, lukulukuha tayo ito. Baka magsisuicide ko, dadamay lang ako. Naintindihan mo ba? Yes. Kasi kahit na naibagsak ko dito, pag yung aura mo may tama, hindi pwede. Hindi po ito, hindi lang ako magsasalita dito ngayong umaga. Training po ito. Sabihin na, training. Training. Sabihin mo, training pala. Training pala. Gusto ko may katabi kasi ito lang ang unang ehersisyo para maging leader tayo. Okay? Baba mga gamit. Sit straight. Upo po lahat. Upo. Upo ng tuwid. Okay. Inhale. Exhale. Dapat may katabi kayo, ha? Pag wala kayo katabi, naku. Sayang. Inhale. Exhale. Maganda, hindi mo kilala katabi mo sa ensayong ito, ha? One more time. Inhale. Exhale. Ito naman yung salita. 3, 2, 1. Dahan-dahan po. Tignan nyo mukhaan ang katabi ninyo. Left and right. Dahan-dahan. Sige po. Wala mo na salita. Tingin na. Ang sabi ko po, tignan, huwag pagtawanan. Sabi ko nung isa, oh. Sabi, ang instruction simple, di ba? Tignan. May nakakatawa ba sa mukha ng katabi niyo? O, yung sabi ko, nakatakit ng jacket na sabi niyo. Parang kumidjante yung katabi niya. Hindi. Now, ulitin ko. Kaya ako pinapagawa sa inyo yan. Example po yan, ang tinutukoy ko. Kumusta ang aura ng katabi mo? Kung ano ba, hindi kayo makakilala, nasa Starbucks kayo. Yan ang aura ang kailangan mo pag-recruit. Tama ba? Yes. Ano ba? Nagkakabi ka. Gusto mo mag-prospecting ka sa Starwood. Nagkakabi ka na mare-recruit. Ang una mong bentahe, yung itsura mo. Tama mo ba? Yes. Subukan mo magpatubo ng sungay bukas. Isa na. Yung kitang-kita, yung gano'n. O, punta ka Starbucks bukas, magkabi ka. Maga. Tignan ko lang kung may nangapit sa'yo. Police meron, bakikulong ka. O veterinaryo. Ang puntos ko po, enjoy what you are doing. Are you enjoying what you're doing now? Yes! Kasi po, kanina pa ako nagsasalita, meron po dito, hindi ko sasabihin ko, nandito, no? Hindi ka matawa. Hindi ko alam anong pinagdadaanan niya. Pag ganyan ang mukha niya, mahihira akong maging leader niya. Or, uy, tumatawa. Diba ka may iniisip siya eh? Ako po, likas kasi ako sanguin ng personality ko eh. Ako po hindi basta-basta na offend. Pag kinansya ka na ako, pangit! Okay na lang. Kaya unang-unang-unang. Pagpapas sa akin eh. Hindi ako pigun eh. Pag basketball, trash talk, patay ka sa akin. Kahit na sa bench ka rin, na-trash talk pa kita. Likas ko ako masayahin. Yun pong ang personalidad ko. So paglabas ko ng bahay, kahit may problema po ako, paglabas ko ng bahay, wala na yun. Wala akong dalang karga. Nakatawa na ako. Magsakay ka ng jeep po ako. Bayad. Ganun po ako. Kahit nahuli na ako ng polis. Pwede mong pakiusap na pag-uuli. Lahit kang kasama. Ang totoo, ang hirap kasama, yung mabigat ang mukha. Tama ko ba? Yes! So, ito yung mga practice na kayo, harap ko. Ganyan kayo. Practice ko na yan. Para lagi niya kasumahay. You have to enjoy what you're doing. Ako po'y nagkakasal. I'm a licensed minister. Ako po'y takantaka. Minsan may kinasal po ako. Ang ganda-ganda ng babae, ang pangit ng lalaki. Ano ba ang nangyari ko? Ang
sabi ko sa groom, ata, galing mo yung diskarte, ah. Tama ko itong diskarte, diskarte. Ganda ng babae. Eh, yung muli ko naman kinasal, ang pangit nung... ang pangit ng babae. Ang ganda ng lalaki, British Canadian. Blue eyes. Galing England, kamukha ni Richard Gere. Nung dumating na, nagpapakounsel at kakasal ko, sabi ko, are you okay? Are you... Tinatanong medical condition. Sabi ko, are you epileptic? You have brain tumor, no? Katara, katara. No, you're normal. Normal! At lab na lab niya. Ano ko yung babae mo kung pala kang bato? Listen, opinion ko lang naman yun. So kasi, beauty is subjective. Ha? Beauty is in the eyes of the beholder. Yung maganda sa akin, baka pangit sa'yo. Tama ba? Pero sa kanya, lat-lat-lat. Abay, nung vows na yung, nasa ano kami, garden wedding eh. Talagang naka-white na kotso na lalaki, babae. Eh, ang itim-itim po eh, talagang puti-puti yung trahe ni Bode. Pagka pa ng lipstick eh. Talagang parang, parang sinasabi, kiss me. Nung sinasabi ko na yan, do you, Charles, take a test to be your lawfully wedded wife, to love and to hold, for richer and for poorer, till death do you part? Nasagot lang lang doon eh, I do eh, di ba? Yeah. Babay ang tangal! Tumingin mo sa babae! Mga ganun ba? Sabi niya, I do! Yung balahibo ko, tumayo eh! Last month, inasal ko, parehong pangit. Ang tawag ko doon, kapwa ko mahal. Just enjoy what you're doing. Everybody say, enjoy what you're doing. Saka namin mo, enjoy. Talagay nyo na. Pag hindi nyo na nai-enjoy ang ginagawa nyo, you have to stop. Bakit? Mali na susunod. So, simulan natin sa loob. Simulan natin sa magandang kalooban, magandang isip, magandang salita, magandang pakikitungo, at always smile. Sabi mga, always smile. Always smile. Pero pag besubject po kayo, nung smile kayo, tiyakin niyo hindi bumubula ang bibig niyo, no? Baka sabihin, may tama. Number two, work hard for your dreams. Everybody say hard work. Hard work. Si Elmay, tsaka si Annette, 30 years old, na mag-asawa, na magsimula sa AIM Global. Ang mahirap pa, yung uplines nilang mag-asawa din, lumipat na ibang networking company. Tinuloy nila kahit walang upline. Kata nyo ha? Kanina kahit part-time pwede. Ito naman, kahit walang upline, pwede yung global. Yes. Basta leader ka. Yes. Eh, yung mag-asawa, leader. Nagsumpaan sila. Sumusumpa ka bang hindi ka kikita? Hindi! Sumpaan sila. Mahirap pa lang sila. After 5 years, tingnan nyo naman nabili nila. 3,000 square meter property. Wow. Yung bahay po, 650 square meters pala yan. Up and down, ang mga webless, brand new lahat, galing sa kinita nila sa AIM Global. Bakit? Walang sekreto. Hard work. Sipag. Sabi mo sa katabi mo, sipag. Sipag. Sabi mo sa katabi mo, puso. Puso. Gilas. Gilas. Hard work? Sabay-sabay sabihin natin, bawal tamad. Bawal tamad! Ang kalilimutan niya, sa global, bawal ang tamad. Pag ikaw sinabi mo, or, prospecting na naman, gusto ko matulog, eh, tamad ka. Bawal yan. Tama ko ba? Yes! Ay, umuulan din. Kahit umaaraw. Bawal na tamad eh. Alam niyo ba, yung elementary ngayon talang hilig sa basketball, nagpagawa ng sariling basketball ko. Wow. Nasa buhay ako, last week, naglaro kami. Grabe! Yan po yung gate, pagpasok nyo, basketball court agad. Kinuha namin yan sa veranda ng kanyang master's bedroom. Ito pa, malupit. For the first time sa AIM Global, ting pupunta kasi ako doon, from Cebu, fast track, Bohol. Tapos Dumaguete. Pag baba ko ng pier ng Bohol, ginagawa yung pier ng bagyo. Wala pa ako sundo. Eh, ang sundo ko si Ernie, naka-hammer. Ha? Yabang? Hammer na yelo? Ilang taon na akong sinusundo na gano'n? By that time, wala!
Sabi ko, Elisa ka na! Ay, malapit na coach! Antay ka lang dyan! Antay ka lang! Tapos nag-ring after 10 minutes. Siya, asa ka na! Wala na may coach mo sa parking lot! Sabi niya, tumingin ka sa kanan. Coach, pagtingin ko, ang sumundo ko sa akin, yate. No, hindi po yan eksaktong yan. No? The same model po. Kala nyo si Alet yan, di si Alet yan. Ang sexy naman yan. Napakasarap lang po dahil ito ang mag-asawang mahirap. Simpleng negosyante. Nagsipag. Walang rason para hindi magsipag. Tinuloy naman ang inani nila. Ngayon po, pagkagaling ito, huminto ko kasi kita ng dagat. Nag-angkala. Sabi niya, coach, kain muna tayo. Pagkakain, nung dagat swimming. Pagkatapos umunod sa bangka, yung kanyang mga leaders, papupo, nag-training ako sa yate. Ibang klase po. Ha, ibang klase yan. Nothing is impossible if you work hard, bring God in your business, and then be faithful, you'll be surprised. You can have what you want. Para pa kayo sa ganyan. Let's read together. Ready? Let's read. Ma'am, may kababayan talaga ako dito. Malakas na. Sabi niya, lock! Parang nasa kidatawan ako. Sabi ko, ano pangalan mo? Sabi niya, Beverly. Ano? Beverly. Baka Beverly, yun nga. Asensya na kayo mga kababayan, ha? Ginawa ko kayong katatawanan, pero nakakatawa talaga tayo, ha? Look at suffering as a friend. Pag ikaw daw'y mare-reject sa in-global, kaibigan yan. Pag ikaw'y pinangakuan, meron ba kayong inimbitahan sa OPP? Umoo? Yes! Tapos hindi dumating? Yes! Kaya lang yan. Ha? Smile. Treat suffering as a friend. Kaibigan mo yan. Bakit? Kwento mo yan eh. Inimbita ko tatay ko. Wala na yan, hindi umatend. Kwento mo yan eh, ha? Inimbita ko mga barkada ko, OPP. Pinakain ko sa McDo, ang lalakas kumain. Hindi sa walang sumali. Kasama yan? Nangyari ba sa inyo yan? Ito, tip ako sa inyo. Huwag kayo mapapakain pag nag-imbita kayo. O, PP, 10 dala mo, barkada mo, 20. O, isang basketball team. Papa mo eh. Huwag ka mapapakain sa mga fast food. Ang mahal. Eh, mapapakain ko. Magbaong ka ng kamoting kamo. Naging tupperware. Kamote, biko, saging na saba. Di ba mabibiga? Tapos, oh, bago kumain, bago tayo magkatid, kain. O, pakainin mo na. Tapos, malamig na tubig. Para magputok sa bituka mo. Tapos na yung OPP, nagtitinga pa yan. Alam mo? Huwag kayo magdagas na masyado. Nagsisimula ko na. Tama ko ba yun? Yes! Pabalikan natin yung suffering. Sabi yung suffering. Suffering! Ano mga sufferings pwede kong daanan dito? Una, rejection. Pangalawa, discouragement. Pangatlo, mga failures yan. Ano pa? Tatamaan ang budget mo rito. Lalo yung dating employed, tapos nag-resign. Sabi niya, Power! Ito yung pagkakataon ko! Full-time na ako sa Indo! Magpatay kayo! Eh, may gastos pala. Pagkasahin, damit, pagkain, di ba? Loan. May gastos pala. Naubos na yung savings niya. Ito naman makakatawa. Akinse, nakapila siya sa ATM. Akala niya, misweldo pa siya. Nung siya na, ay, resign na pala. Ang sakit mo. Ang suffering yun. Are you listening? Mauubos ang oras ko sa dami kong kakilala dito na successful po ngayon. They're making 100,000 pataas. Pero nakita ko yan when they were starting here. Maniwala kayo, naglalakad mula Quezon City. Quezon City, taga Kamyas. Sa EDSA daw naglalakad. Hapon, parang hindi na raw mainit. Hapon, babae to! Lumalakad! Ilang balik-balik daw! Isipin niyo yan? Minsan daw, pag uwi niya sa bahay niya, pagkama na sa taong grasa ng nanay niya. Grasa po ka. Marami po dito, walang dinner. Sa galeria, tubig ang ininom. Nakatulong, luminis ang bitukan nila. Nakayayat sila ng kaunti. But they did suffer. Hello? Yes! Meron ba ako dito? Pag 7th floor ako, hindi ako lang elevator, pababang 3rd floor, handa na ako. May nakita ako, tatlong lalaki. Mga hindi pa busy.
Pag, alam mo, nagsisimula pa lang, nagli-level, mahalas yati ng gabi to, kumakain ng hopya na dice in square. Sabi ko, excuse me, ay, si coach, coach, at the coach, pag ano yung nagawa nyo? Dinner po namin ito, nagbagbag naman damdamin. Dinner hopya, tsaka libel. Sabi ko, pwede ko ba kayo pag-pray? Opo, please, please. Lord, sabi ko, dalangin ko, pagpalain sila na maging mga leader, magigip at, kahit naghihirap, ako naiiyak pa ako habang nanalangin. Sila po na naghihirap. Hopya lamang ang pinasa. Dinner na tinatawag. Amen, sabi ko, darating ang araw, huwag lang kayo makikwit. Sa galeria na tayo makikita, sa dinner time ninyo, sigawan sila na, Aba, months later, nagulat ako, magdi-dinner akong galeria, may nakita ako sa fast food. Isa sa tatlo. Bihis na bihis na. Ipotuwa po ako. Asa rin? Sabi niya, coach! Uy, kumusta? Sabi niya, asa rin dalawang mo kasama? Nag-quit po! Ako, hindi! Kaya yung inyong pinanalangin, ito ba? Aba, kanina ba mo ito? Nag-dinner po! Nagkaluluha po ako. Nag-dinner! Understandable naman yun. Pag kumita na, siguro mag, ano na yan, mag-pizza hat na yan. Yung inyong mga suffering, power time, sabihin mo, suffering. Suffering. Lahat ng suffering natin, tandaan ninyo, kwento mo yan. Yes. Hindi ko kwento yan. That's your story. You need a story para maging magaling na leader. Wala pa akong kilalang successful leader na walang kwento. Yes. Tanungin niyo ako bakit? Bakit? Ang leader na walang kwento, alang kwenta. Yes. Tama ba? Yes. So lahat ng hirap mo, matuwa ka! Sulat mo! Ayaw niyo pa rin sumali. Nireject mo na naman ako. Ang 16 na ito. Are you learning? Yes! Kasi po, darating ang araw, lahat ng mga kwentong masasakit na yan, tandaan nyo, bawat hirap na dadaanan mo sa Englobal, babayaran ng Englobal 1. Yes! Diba may isang kaya tayo? Pag may tinanim? May tinanim! Pag maraming tinanim? Maraming tinanim! Pag walang tinanim? Walang tinanim! Kayo po'y nagtatanim ngayon, kaya okay yan. Yes! Ha? Okay yan. Pag may suffering, sabi nga po ng mga ketongin, hindi nga katabi niyo kung ketongin. Ang mga ketongin, I worked with some lepers before. Ang mga ketongin, sabi ko, oh brother, ikaw yung ketongin. Sabi niya, opo. Ano ang pwede mo ipagpasalamat sa Diyos sa ketong mo? Sabi niya, marami po. Ang unang pinagpapasalamat ko po sa Diyos, yung nakakaramdam pa ako ng sakit. Sabi ko, paano? Sabi ko, bago ligo ako. Kinukurkurt ko po mga bahagi ng katawan ko. Kung masakit pa. Bakit? Pag masakit pa po yung tenga ko, ibig sabihin, wala pang ketong. Kasi minsan, pag ginawa ka doon, wala nang pakiramdam, wala nang sakit, pag supply daw na minsan, tinamaan yung tenga, tugdong ulo. Kasi tinamaan na ng leprosy. Kaya pag nakakaramdam ka ng pain, okay yan. It means buhay ka. Amen. Yes. Sa katabi mo, okay yung pain. Okay. Ah, hindi naman sa pagiging sadista. Ano po? Ibig sabihin, discouragement, anything, pain that suffers, sa buhay mo, okay lang yan. Okay lang yan. Huwag mo magbong itatago yan kasi kasama yan sa kwento. Alright? Ano po ang simpleng definition ng isang leader sa Englobal? Ito po, influencer. Sabay-sabay, sabihin na din. Influencer. Sabihin mo sa katabi mo. Influencer. Alam niyo ba lahat ng nangyari sa buhay natin ay na-influensahan tayo? May nag-lead sa atin. Halimbawa, mahirap ka ngayon. Balikan mo yung nakaraan mo. May nakita ka mahirap, nakabaka na. Magulang na mahirap, kaya ka mahirap. Tama ko ba? Yes. Pag hindi mo binrake yun, yung influence sa buhay mo na negative, tatandaan negative. Kaya minarinig tayong kasabihan, pinanganak ng mahirap, tumanda ng mahirap, mamamatay ng mahirap. Hindi ko totoo yun. Humanap ka lang ng ibang mag-i-influence sa'yo.
Are you listening? Yes. Ang labanan sa mundong ito ay impluensya. Tama o maling impluensya. Pag tama ang mga impluensya na tanggap mo, tama ang buhay mo. Pag mali ang impluensya na nakuha mo, mali ang resulta ng buhay mo. So tumutuwa po ako sa Inglobal kasi dito, parang PMA, tinuturoan namin ang bawat leader na magkaroon ng certain disciplines. Mga disiplina ang kinakailangan mong gawin sa iyong buhay. Hindi ko kayang ipagawa sa iyo. Ikaw ang gagawa, not me. Not even your uplines. Kailangan galing sa loob nyo. Kayo ang mapapasyang gawin ito. Amen. Ano-ano po ang mga influencer yan? Magugulat ka si Dr. Ed Gabanto, Francis Miguel, John Aspirin. Nagbibiting 9 years ago. Nagbibiting silang tatlo sa mga restaurants. Ano pinag-usapan nila? May produkto na ba? Okay na ba yung permit? O ano na? They were trying to conceptualize a company that can influence the world. Tingnan nyo, after 8 years, puno ang Araneta Coliseum, puno ang Mall of Asia. Loloobin ng Diyos ang 9th anniversary natin, dito na sa Philippine Arena, 55,000 seated. Influencer po yan ang tatlo. Are you happy we have the best board of directors in the Philippines? Yes! In the whole world? Ang ganda ng kombinasyon ng tatlo. Parang Tito Vic and Joey. Para tapo hiking society. Ibang klaseng tatlo yun, napakagaling. I know them personally, and I really value them sa buhay ko because I am learning a lot from them. Ang nakakatawa pa po, yung influensya nila, hindi tumitigil. Kasi hanggang ngayon, umiikot sila. Sinsa, nasa puntuan. Lumipad ko para magturo. Pagkasalita, dalik sa ilo, balik. Bukas sa ilo-ilo. Para magsalita, balik na naman. Eh, yung tatlo yun, pwede na magpahinga. Sana negosyong ginawa nila, pwede na sila magpahinga. Pwede sila mag-abroad ng isang buwan without reporting here, tatakbo ito ng mahusay. Pero bakit siya, ba't yung meeting si Doket ngayon? Ba't si Frank Lisa sasalita ngayon? Tumutulong. Dahil sasalitang impluensya. Gusto niyo ba maka-impluensya? Yes! Yung tamang impluensya? Yes! Of course! Kailangan mo ng impact. Ang description ng dictionary ng impact, ito. Let's read together. Impact. Ready? Impact. Hindi po, hindi po impact. Impact kayo. Ready? Impact. Impact. Ano Tagalog ng impact? Impact. Impact to bro. Sa dami, kamakalat ng halimaw yun. Pag sinabi ka, halimaw sa networking yan. Halimaw sa Inglobal yan. Maganda yun, di ba? Dito po, maganda yung salitang impacto. Ha? Mag-brainwash tayo ngayon, ha? Pag sinabi impacto, impacto ka. Ibig sabihin, maganda impact mo sa akin. Yan ha? Let's read together. Meron ka daw malakas na epekto. Di pong, ano pa alam, brother? Si Anthony, nag-usap kami, 30 minutes, sa bus. Pagbaba ko, nauna ako, sabi ko, ang galing ng batang yun. Dami ko natutunan. Gusto ko makita ulit yung batang yun. Tawag yung impact. Kayo ganun din. May mga kilala kayo, ka-influensya ninyo, na gustong-gusto kayong marinig. Gustong-gusto kayong makausap. Gustong-gusto kayong makasama. Bakit? May impact kayo sa kanila. Pag walang taong ganyan sa inyo, impacto kayo. May dapat kang baguhin. Tama po ba? Yes. Ganun ang kasimple yan. Pag walang sumusunod sa'yo, wala kang na-influensyahan. O, huwag tayo mag-usap na networking muna. Pag-usapan natin, halimbawa, fraternity. Bakit may nare-recruit? Ba't may sumasama? Tama ba? Yes. Impact yun. Bakit may gang? Di ba? Sige-sige Sputnik, bahala na gang. Sinigang. Tama ba? Hindi sumusunod. May impact sa kanila yung leader. Religion. Ang religion, kung walang impact yung leader, walang religion. Tama ba? Yes. At ang religion, ang setup niya, networking. Tingnan ninyo, Papa sa Roma, upline. Mga cardinal, directs. Tama ba? Yes. Ang buong Roman Catholic Churches all over the world, mga VCOs. Iglesia ni Cristo. Upline, Felix Manalo. Bababa. El Sadai, upline, Mark Velarde. Dami-dami. Apollo Kibuloy, ng Davao. Upline.
Tama po ba? Yes. The same sa networking. Kaya kailangan po may impact. Pag walang impact, impact po. Sampung traits of a leader with impact. Sino pong gusto maging global leader na may impact? Tasa naman! Yes! Sabi mo sa atin mo, may impact! May impact! Ang nakalulungkot, di ba? Meron naman mga tao sa buhay natin na matay na. Hindi mo ba alam na namatay? May ganun ba kayo? Yes! So, kikagduha kayo magkababata. Ay, alam mo, si Jose, patay na. Ha? Si Jose, patay na? Oo. Hindi mo na pagdaan. Hindi. Wala siyang impact sa'yo. Yung mga taong you keep, mga tao sa Facebook mo, mga tao may impact sa'yo. Yung walang impact sa Facebook mo, ina-unfriend mo. Sabi ng block mo. Tama ba? Yung walang ginawa, kundi mag-post sa wall mo ng share na bomba. Yung mga nude na mga video. Scandal! Ni so-and-so, senior ni ganyan. Ibig sabihin, gusto niya panoorin, kaya niya pinindot. Lalabas niya sa wall ko, eh pastor ako! May lalabas na gano'n sa akin, friend ko, automatic unfriend, automatic block. Kaya huwag kayong maglalagay sa Facebook niyo, ha? In Global Distributors, pangalan Juan de la Cruz, is feeling annoyed. So depressed. Juan, negative yun? Yes. Is that right? Yes! Okay. Lahat ba may Facebook? Yes! Nung kababata ko si tinanong ko, Imo, may Facebook ah? Sabi niya, parang takang-taka siya. Sabi niya, Facebook, wala book pa. So, tinuro ako sa magka-Facebook. So, ngayon, hindi ka makalimutan. Ako nagturo sa kanya paano magka-Facebook. Nakukontakt niya lang ako mag-anak niya, kaibigan niya, gumanda negosyo niya, na tinuro ako siya, ang tawag doon, impact. Magtuturo tayo sa Engloma. Makaka-influensa ka. Yung dating mahirap, yayaman dahil sa'yo. Okay ba yun? Yes! Yung walang direksyon, maaayos. Naniniwala ba kayong Indoma nagbabago ng buhay? Yes! Pero kinakailangan ng isang leader na katulad mo na may impact. Yes! Hindi ka pwedeng recruit lang. Hindi pwedeng hindi maayusin isip mo, puso mo, damdamin mo, at buong pagkatao mo. Sa Indoban, gusto ng mga may-ari, payaman tayo ng payaman, pabuti ng pabuti ang pagkatao natin. Yes! Ang tawag doon, impact. Kita ka ng 1 million a month sa Inglobal kung ang buhay mo naman impacto. Tama ba? Yes. Wala kang pangalam na ikaw ang whoever ka sa Inglobal pero ang buhay mo hindi magandang halimbawa. Okay. Hindi ka tunay na impact. Yes. Alright? May tinanong ako eh, oh, ngayon mayaman ka na. Millionaire's Club, welcome! Anong gusto mo gawin? Sabi niya, gusto ko magpatayo ng maraming beer house sa kainta! Anong gusto mong kotse? Ngayon mayaman ka na. Bibili po ako ng hammer! Yung pong mags na malaki-malaki! Bakit? Sasagasaan ko po yung mga nag-reject sa akin! Parang may mali ah! Ako'y mapatay yung malaking bahay! May barko na eh! Saan? Sa Payatas, Quezon City! Eh, ba't gusto ko sa basurahan? Eh, doon po kami galing! Ay, very cool! Gano'ng kalaki? Malaki po! Bakit nga? Papatayin ko sa inggit yung mga basurahan ko! Hindi po gano'n! Bakit ikaw, anong pangalan? May mayamang kaya yung global. Papagwapo ko ng pinakamalaking sa Bula Barotore sa Pasig. Pero may tama yata ito. Hindi po impact ang direksyon mo. Impacto ka. Sa pong traits ng leader with impact? Yes! Sinabi may impact, may charisma ka. Yung tipong pagpasok mo ng restaurant, tumitigil kumain yung mga tao. Bakit may impact? Hindi may mga artista. Pag pumasok, impact. Because of media. Dito naman, dahil ikaw ay nagre-recruit, nagde-develop ng mga leaders, tumutulong, ha, nagpapayo, nag-encourage, nagbe-build ng kapwa leaders, ang impact mo, ang kakalat. Maniwala kayo sa hindi, si Joseph Lee, batang-bata, 31 years old. Napakagaling na leader ng bata niya. Nagmaneho ko papunta ng Infanta Quezon. So, dinaanan ko, Marikina ang Infanta Rome. Pataas! Unang daan ko eh. Tanta. Pagdating ko sa tukto, may restaurant. Bata ang may-ari, kain ako. Sarap ng mga ano, pagkain niya. Baboy damo, mga raw. Tinukulang native. Order ako ng order. Eh, businessman. Sabi ko, re-recruiting ko iba. Ready na ako, pinapakwento. Sabi ko, may isi-share ako sa'yo. Willing ka ba sa isang business opportunity? Opo. Pero bago po yan, tapos tayo kumain. Maraming oil na kinain. Pastor, inom ka muna. Ito, holy juice?
Sabi niya, eh, isa mo yan sa mga negosyo ko, re-recruiting niya sana kita, Pastor. Sabi ko, sino apply mo? Joseph Limbo. Ang lupit ng impact ni Joseph, hanggang sa 2,000 feet above sea level. Eh, na-impluensyahan. Ganyan katindi ang trait ng leader with impact. Makaka-downline kayo sa Hong Kong one day. Makaka-downline kayo sa Singapore. Makaka-downline kayo sa Nigeria. Makaka-downline kayo sa Macau. Makaka-downline kayo sa Guangzhou. Makaka-downline kayo sa Sydney. Makaka-downline kayo sa Timbuktu. Sa Hawaii, Guam. No? Sa Liberia. Huh? Ay, buwan na doon. Magdala doon. 10 traits of a leader with impact. Are you ready? Yes! Number one, let's read together. Ang pagiging leader po, sinabi ko kanina, yung aura, di ba? It always begins inside. At ang sistema ng tao, ang malaking dilemma, it happens here. Dito lagi nangyayari. So pag sinabi mo sa akin, anong mga dahilan mo, ba't hindi ka pwede maging successful distributor ng AIM Global? Maniwala kayo sa hindi, may masasabi yung bagong downline mo. Ang dami yung nasabihin. Palabasin mo kasi, ano na sa isip niya? Ngayong umaga, gusto ko ilabas sa inyo, ano ba nasa isip nyo about yourselves? Mahalaga po ito. Anong opinion mo sa iyong sarili? Ikaw ba, kaya mo ba talaga maging leader? Yes! Kaya mo bang yumaman? Yes! Hindi gusto, ano mo, kaya mo ba? Kasi ang laman ng isip na maraming Pilipino ganito, hindi ako pwedeng yumaman. Angkas na lang ako sa'yo. Bakas na lang. Ano grupo ni Hino Rason? 250,000? Hindi ko yata kaya yon. Sa isip mo pa lang, tapos ka na eh. Tama ba? Yes. Are you listening? Yes. Gusto ko lang na sa isip ko, kasi may daladala ako dito sa head office. Pinaupo po ko, janitor na kumpare ko. Pinaupo ko, pina-attend ko, ang galingan ng parang sa paliwanag. Francis Megan ka nag-closing. Ayos! Nagkakapina kami dito, sabi ko. Ano? Sabi ka? Yan. Bakit? Hindi ako pwedeng yumaman. Tumatima naman ang isip niya, hindi siya pwedeng yumaman. Sabi ko, bakit? Kasi dyan, janitor lang ako. Ako ng pinakamataas na pinag-aralan sa angkan ko. Ano, it doesn't matter. Kaya mo ito. Hindi nga. Pangalawa, ang tatay ko, dyan yung body lang naalala mo. Ang lolo ko, taong grasa. Ang tatay ng lolo ko, lupa sa lupa, bumalik agad. Mahirap pa kami sa taga. So, pinapasalita ko lang siya para malaman kung ano nasa isip niya. Ang nasa isip niya, I cannot do this because I am this. So, ang sagot ko, that's what you think. Pwede mabago yan. Are you listening? Yes! So, dyan, kahit anong convince ko, wala, marabo, hindi ako pwede mamaman. Bakit nga? Nakatakda sa aking mga palad. Letrang M. Mahirap. Naku, napatingin tuloy ako eh. Saan mo lang niya ka M din ako eh. Tinira. O, ano basa niya dyan? Yes! Ano basa niya dyan? Yes! Naman! Nasa isip niya. Mayaman, mayaman. One more time. Mayaman, mahirap. Mayaman! Leader, hindi leader. Leader! Kayo po mababago ng isip ninyo. Kahit sino pa nagsabi sa inyo nung bata kayo na makulit ka, bobo ka, wala kang pag-asa, hindi kaya yaman, sira ulo, i-cancel nyo ng lahat yun. In Jesus' name, cancel the lahat ng sinabing sumpa sa inyo na hindi mag-aayos ang buhay nyo, cancel! Okay? Cancel it! Kahit ano sinabi sa inyo, kung sino man na matanda sa inyo, sinabi, sinusumpa kita! Habang nabubuhay ka! Maghihilak ka! Cancer. Bago natakbo ng buhay mo mula ngayon. Okay ba yan? So napakalaga na magsimula ka, you have to change the way you think about life, about money, about yourself, about business. Hindi po ito traditional business. Ibang lingwahe ng negosyo ito. But it works! Legal, moral, ethical, at napakasaya ng negosyo. Tama mo ba? Yes! Change the way you think. Napakalaga na ang isip mo, positibo. Ang isip mo nasa tama. Alright? So, tinanong ko siya kasi sabi ko, saan magaling yung isip mo? Napaka-negatibo. Galing po yan sa mga Kastila. Tinuruan tayo ng kaisipang Indio. Indio. Nalala yung Indio? Yes. Indio mentality.
mangmang, maitim, maliit, mahirap. Kamukha mo si Bina, eh, ganyan, di ba? Uy, makikip ko si David yun. Magbutuhan ngayon, panalo yun. Yes. Pero ang itim, ang liit. Pero siya, ang tingin niya, aba, mali ka ng tingin. Matalino ako, leader ako. Kaya ko pangunahan ng bansang ito. Sa isip. Yes. Kaya niyo bang yumaman? Yes. Gusto niyo ba ng 1,000 downline sa kaliwa? Yes. 1,000 downline sa kanan? Yes. Last out ka na. Oh, exercise ko rin, baba mga gamit. Gusto ko makita mga reaction niyo eh. Pag may downline ako, tinatanong ko eh. Kaya ba mag-lead? Kaya, sa tingin pa lang, alam mo na kung kaya o hindi. Kita mo na po sa mukha ninyo ngayon, sinong kakayari mag-leader o hindi. Sabay-sabay, ilagay ang kanang kamay sa kaliwang dibdib. Susumbak ito. Sabi ko po sa dibdib niyo, hindi sa katabi ninyo. Yung sa lumang pa sa'yo. Dibdib niyo po. Kayo manunong pa, hindi katabi niyo. Oh, sabay-sabay, sabihin niyo. Naniniwala ako. Naniniwala ako. 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 Ay isang magaling. Ay isang magaling. Na AIM Global Leader. Na AIM Global Leader. Ako lang po at titingin. Ayan. Titingin po ako niya. Ayan. Baba niya na po. Palakpan niyo mga sarili. Kaya ako tumitingin. Hindi kayo reaksyon ng iba sa inyo. Kung may conviction na kayong matagumpay kang leader ng AIM Global, dito po magsisimula, dito magkakapos. So hindi ka pwedeng, ako'y leader ng AIM Global! Ba't umikot yung mata mo? Yung isa naman kaya, ako'y leader ng AIM Global! Paano sinabi? Hindi naman totoo yan. Yung iyo, tontuwa ako sa leader ng AIM Global! Yan talaga, mukhang papatay ng tao eh. Wala na yun. Ibig sabihin, conviction mo, daladala mo talaga. Kasi yung puso mo. Tama mo ba? Yes. Kung saan, lumalaki mabuti sa ilong eh. Ayos yan. Alright? Sabi, kamayan mo nga yung katabi mo, sabi mo, congratulations, leader. Yeah, very good, very good. Teka, teka, John, bakit si Sakay O'Neal ang naka-poster dito? Si Sakay O'Neal kasi po, pag nagtuturo ka daw, maganda may picture, para naalala mo yung puntos, bakit siya kayo din? Basketballista ito, mula bata ang nagtumanda, kumita ng maraming pera, pero siya po na-injure. Alam niyo naman mga atleta, pag nabasa niya yung tuhod, hindi na makakalaro. So wala na sa sa alam na negosyo. So ang ginawa niya, punta sa doktor, sabi ng doktor, Shaquil, change the way you think. Hindi ka na basketball player. Pero kaya mo pa rin kumita ng malaking pera sa ibang paraan. Tulad ng pagiging commentator. Mag-commentarista ka sa NBA. Ginawa ni Shaquil. Nag-commentarista siya. Tapos, nag-enroll siya ng financial management course. Alam nyo ngayon, mamang ito, hindi na nagbo-basketball. Pero he's a billionaire still. Bakit? Nagpalit ang kanyang isipan. Ibang-iba kay Allen Iverson, na dating bilyonaryo, ngayon mahirap. Scottie Pippen, mayaman, naghirap. Bakit? Hindi makaalis sa isang isipan. Basketballista kami hanggang mamatay. Kaya mamamatay ka na. Tama ba? Yes. So napakalaga, you change your mind. And change your mind the way you want your life to go to. Palakpakan niyo po mga sarili. Yes. Everybody say, focus. That's number two. Napakalagang marka ang trait ng isang leader with impact. Ang matutunan. Ginamit ko yung salitang learning. Matututunan po ang pag-focus. Bakit? Tayo mga Pilipino, likas sa atin, hindi tayo sinanay paano mag-focus. Sabog po ang majority ng mga Pilipino. Ang daming iniisip sabay-sabay. Totoo. Yan isa sa mga maling pangit na kultura na ipasa sa atin. Mag-focus ka sa isa lang. Kung saan ka magaling, focus mo. Magugulat ka, you'll prosper there. Sa AIM Global, pag pay-in ka na, leader ka na, eh pagpasyahan mo na yan. Pag-aalam mo na paano maging leader na nakapokus. Sample, pag AIM Global ka na, wala ka na dapat ibang tinitirda ng ibang produkto. Yes. Correct? Yes. Kung gusto mo maging leader with impact, dapat wala kang ibang MLM companies na nilirepresent. Pag AIM Global na. Yes. Amen. Yes. Pag Royal to Orange, Royal to Orange ka na. Pero AIM Global. Pag AIM Global, AIM Global na. Tanungin niyo ako bakit. Bakit? Kasi po, pag
pag masyado kang maraming nire-represent na produkto o kumpanya, mahehelo ang mga tao sa iyo. Nakakahelo. Pag gusto kitang maalala, sabi ko si Edward, pag nire-represent mo, Englobal, Toyota Motors, condominium, tsaka dress from Bangkok. Apat na yon. Pag gusto ko mag-MLM, hindi ka ulo ko naisip, Edward. Bakit? Apat na yung nire-represent mo. Nahihilo ako sa iyo. Dapat isa lang. Sample, Mercury drug. Gamot ay laging bago. May tinatawag ko sa marketing na branding. Sa simula pa lang ng negosyo, pinagplanuhan nila yan, pinag-desisyonan, ito brand natin. Walang iba. So, Mercury drug, apanay hanggang Jensa, pare-pareho ang signages, branding talawag dyan. Gamot ang tinitinda. Tama ba? May kawating mga groceries, pero ang main, gamot. Wala kayong makikita Mercury drug and tire supply. O kaya, Mercury drug and vulcanizing. 24 hours. Wala po. Funeraria pass. Period. Wala pong funeraria pass and chicharon bulak. Lapids yun. Orthopedic center sa Banawe. Pag nabalian ng buto. Nabugian ang buhay siya, sabi niya. Pag nabalian ka ng buto sa Metro Manila, orthopedic center. Hindi mo makikita sa Banawe yung signage na orthopedic center, the home of the best bulalo in Quezon City. Sa Batangas yun. Alright? Focus. Everybody say focus. Focus. Baka may iba pa kayo tinitinda, malilito, mahihilo yung dapat maging prospects mo for Englobal. Bakit? Hindi pwedeng dalawa o tatlo ang nilalabas mo, isa lang. Sabi ng isa, eh John, full-time ako si Englobal. Wala ako saan nare-recruit. Hirap mag-focus. Kaya ako'y nagbibenta ng mga pichi-pichi. Nagbibenta ng kung ano-ano para panggalaw. Narinigisan tayo panggalaw? Yes. Yung pangbayo sa araw-araw. Alam mo, dapat mo itinda. Total, itinda ka nila lang na kung ano-ano. Itinda mo na yung produkto natin. Yes. Are you listening? Yes. May sistema. Paturo ko kay Apple. Paano mag-retailing ng may sistema? Sample ko kayo. Gusto yung sample? Yes. Bukas, punta ka sa linggo bukas, punta ka sa parking lot ng SM, 7 ng umaga. O 6. Bakit? Doon naglalakad yung mga males or females, 50 years old pataas. Medyo may retention, tabi yung unang. Hindi ko makakalas. Nag-exercise yun. Madami yan. Pili ka lang ng isa. Hindi ko alam paano ka makikipagkilala. Basta ang trabaho mo, makipagkilala. Bigyan ng isang banig na si 24-7, iwanan mo ng calling card at kunin mo number niya. Period. Yun lang. Kung paano makipagkilala, kayo nang bahala, ha? Huwag ka magtatanong ng, Manong, na paano kayo? Anong tanong yun? Sabihin nang, ha? Kung nagagalaw ko lang to? Kasi po kayo ka ba? Stroke na eh! Stroke yun na stroke! Stroke na yun din po, makipagkaibigan. No, tapos ibigay mo yung sikap ni Paul, wala akong bayan dyan, regalo ko po sa inyo, alam ko kung recovering stroke patient kayo, I pray bumuti ko kayo. Check niyo po yan, itong website niya, ganyan, tawagan niyo ako. Bakit? Kasi libre yung unang banig. Tiyak na tiyak ako, gagaling at gaganang pakiramdam nung tatawagan ka. John! Pwede mo bang bentahan ako niya? John! Ba't wala sa Mercury drug ito? John, pwede ka bang sumama? Meron akong mga kaibigan, 500 tao na puro recovering stroke patients. Lahat yung kliyente mo. Sabi ko yun. Dadali na pa sa doktor, sa therapist. May database ng mga stroke patients. Kung hindi man sila yung mga kamag-anak nila, ako yung pastor, hindi ako pwede magtinda sa mga miyembro ko. Bawal yun sa ethics. Tama, Mike, no? Bawal magtinda sa church na tapos na ko ang service, pero pag gusto nyo ng Holy Ghost, hindi pwede yun! Ha? Bago ko po ibigay ang benediction, yung mga kumuha ng C24-7 kanina, ibigay sa usher ang bayan. Hindi pwede yun! Tinext sa akin, Pastor, namatay na po si Kuya so-and-so. Ha? Ilang taon? 64. Anong kinamatay? Heart attack. Uy. Text ako, text blast. Sa lahat ng member kong lalaki na 60 plus class, text blast. Mga kapatid, si kapatid so-and-so'y namatay na, heart attack. Ang dalangin ko'y huwag kayong susunod. Naway maging malusog kayo. At naway gumagamit kayo ng mahusay na food supplement. Amen.
Tawagan yan. Tawagan yan. Ano ba iniinom mo, Pastor? Ano nga yun? Bakit dito kayo kumuhawak sa akin? Yan. Downline ganyan dito. Bibihan doon. Sa araw, kasa 10 boxes ng Secret Deposit. Ano ginawa ko? Nagtinda ba ako? Hindi po. Nanakot lang. Nakakumita ako. Healthy pa sila. Mga nanay, magkakot niyo po. Please. Ang ating do we have excellent products? Yes! Social ba yung mga produkto natin? Yes! Huwag naman po kayong maglalako ng produkto. May narinig po ako, naglagay sa bila ako. Ang sabi nila, ay, sinali po. Sinali po, sinali po. Ayun naman yun. Yung daw kayo magbabalot, tumigil na magbabalot. Dumaan sa bahay namin, gusto kong batuhin eh. Nilagay yung mga kape, siya lang naging balot na. Sumigaw ba lang, libe! Huwag naman po. Gandaan nyo naman yung approach. Gumawa kayo sistema, paano kayo makaka-retail? But learn to focus. Are you listening? Yes! Are you learning? Yes! Sige, Ralph, ano pangalan mo siya? Ralph. Kailangan kasi, pag sinabing Ralph, in global. Pag sinabing Ralph, food supplement. Pag sinabing Ralph, multi-level marketing. Yun dapat maiwan sa mga taong kamag-anak, kakilala, yung mga kay mo. Sabi, barkada po ako, sabi sa akin, John, dinner naman tayo, kailan ba? Or, kailan? Saturday night. Ay, nako. Meron akong training sa ano, head office. O sige, Linggo na lang ng hapon. Nako, kabalatuan naman ako niyan. Lunes, nasa Manolos ako. May training din ako doon. O sige, Martes ka lang. Nako, may affair naman kami sa bahay. Napaka-importante affair. Months na ito nga nihanda. O Miyerkules, Bicol ako niyan na agad. Webes. Igasti naman ako. Biyernes, parating pa lang ako niya. Paano ba yan? Hindi ka naman makikita ka na. Dahil sinabi. Sabi ko, pasensya na kayo kasi nakaplano na yan. Ahead of time. Why? Because I'm a leader. Pag kayo po, lagi nakakalagkad sa fiesta, birthday, kasama. Wala naman mga sine. Kung kayo po yung nakakalagkad palagi, isa lang ibig sabihin, hindi ka leader. Kalagkarin ka. Tama ba? Dapat hindi kayo nakakalagkad. Kayo mang kalagkad sa kanila. Hindi na kayo. Kaya dapat meron kayong ganito ha. Ang leader, quote and unquote, na walang planner, walang planong maging leader. Huwag kang magtiwala dito. Ah, memorize what? Hindi mo memorize. Write it down. Balik ako naman sa cellphone ko. Saan ba ako bukas? Saan ako next week? Saan ako? Nakaready po. You have to say no to some activities. Tama ko ba? Yes. Uy, Maria, just isa naman tayo. Ay, go. No. Diba? Uy, Alika, inom ko naman. Ay, no. Bakit? May plano ka. Mura na po yan. Sa mga wala pang planner, bukas binigay sa National Bookstore, mura-mura na po. Alam niyo kung bakit? October na po eh. Di ba naman kayo? Let's read number 4. Create moment. I love this word, momentum. Create momentum. Gusto ko pag bumabiyahe kami sa ibang lugar, kami po'y sasakay sa aeroplano, lagi ako umupo sa may tabi ng engine. Kasi ako po'y tuwan-tuwan sa tunog ng pabilis na pabilis. Yung sabihin, this is your captain speaking, please no more standing, fasten your seatbelt, the crew will now take their seats, we're bound to Davao City. Gusto ko'y tunog. Kasi pabilis na pabilis, palakas ang palakas. Sa bintana ako, nakatingin ako. Pag-take off, huy, ang sarap! Wow! Sumili ko pa! Wow! Kasi ang puntos ko, pagkabigat na bakal itong aeroplanong ito, paano lumutang? Ang sagot, momentum. Paano ka lilipad bilang global leader? Paano ka magiging Hino Rason o Joseph Lim o Charles Samurayan? Ha? Paano ka magiging Mon Alburo? Mga lumilipad na! Bumuelo kasi ng malakas. Tama ba? Yes! Sa Surigao, pabalik ako Maynila, nagulat ako. Ang airport sa Surigao. Hindi ka Surigao ba dito? Surigao? Ay, good. Di ba ang airport doon, di ba? Spalto lang. Tapos ay konting lang lupa. Bile-bile. Highway na. Kaya maliliit na airplane lang doon. Mga propeller type. Mga 70-80 seater lang ng Air Philippines. Hindi ganyan malaki. Pagsakay ko, habi ko, parang malaki pa yung gulong ng Montero dito ah.
Sakay kami, konti, dalawang linya lang eh. Muna kami. Sa likod pa ako nakaupo. Maya-maya, propeller, sabi lang, ano, apapatayin po muna namin ng aircon para makastart ang aeroplano. Naku, ako! Mahina pa lang ang akin nito. Yan, inip, may bayan kami, inip. I-start. Sabi, sige po. Kaya-kaya, kasi salita na yung kapilan. The only steward will now sit down. Isa lang steward eh. We are now bound to Manila. Please sit down and fasten your seatbelt. Gustong maging leader, ayaw mo namang bumuendo. Ang dami niyong gustong gawin. Para kayong mga habal-habal, bata, di kalabaw na tumawid. Ay, saka na, apply. May kasal ng pamangkin ng kapitbahay ko eh. Ay, saka na, piyesta sa amin. Ay, saka na yung inglobang. Saka na, saka, lahat naging milyonaryo na, ikaw na lang. Bakit? Ikaw makabrendo. Yung sa Asian Convention, ito po ang sabi, oh. Ba't po kinakailangan mag-create ng momentum? Everybody say momentum. Ito po, napakagandang material. Sabi niya, because the bigger the object is the bigger the momentum. Totoo naman. The bigger the momentum, the harder to stop. Totoo yun eh. Mag-isita po ng dalawang objects, oh. Two moving bodies, two bodies moving with velocity. Bisikleta, tsaka SUV. Ano ba alam mo? Erlin, alam mo, Erlin, wala kang choice kundi mamili lang sa dalawa. Tumubid ka ng highway, nakita mo pa sa gasak sa iyo. Montero's Fort, tsaka maliit na bisikleta. Ano pipiliin mong bumangga sa iyo? Montero? Nag-away ba kayo ng asawa? Ano pipiliin mo? Hindi! Sasagasaan ka nga eh! Wala kang choice. Pagtapit mo ng Commonwealth, pag dito, Montero, pag dito, bisikleta, ano pipiliin mo? Yeah. Bakit? Mas layang injury. Correct. Tsaka mas buhay ka. Tama ba? Baka pwede pag gano'ng bisikleta, itakin mo na lang yung nandiyadrive. Pero hindi pwede sa SUV yun. Kasi yung momentum niya sobrang lakas. Patay ka tiyak doon. Ganun po sa atin, pag ikaw, nag-momentum ng gusto bumuelo ka, ha? Halimbawa, buong linggo mo, binuso sa prospecting, buelo yun. Buong linggo, wala kang magandang perspective ha. Alright? Sabi niya, momentum will move you towards what? Freedom. Towards what? Freedom. Who wants financial freedom? Tasa ka man. Lahat tayo. Pero hindi mangyayari yan pag wala kang buwelo. Hindi ka pwedeng urong-sulong, hindi ka pwedeng takbo, tigil, takbo, bukas na lang. Hindi pwedeng kailangan tuloy-tuloy. Ang aim global, sabi ni Francis Miguel, subukan mo. First 3 years mo, ibuelo mo todo. Si John Lisa naman, 5 taon. Yung buelo, o ngayon, namulutan. Are you listening? Yes. Napakahalaga ng buelo. Hindi ka pwedeng hindi buwelo. Hindi ka pwedeng punta Monday, Tuesday, pahinga. Wednesday, punta Thursday, pahinga. Wah! Sayang! Ako, hindi na nagkakasal, naglilibing pa ho ako. Yung huli kong nilibing sa Liliw, Laguna. Ang dami pong ritual. Doon yung namatay eh. Nung nilabas sa mansyon, may hinulog pang palayok na may suka na may pang. Lahat kami nakaputi. Eh ako maglilibing. Laki ng Bible ko eh. Paglabas ko, nagulat ako. Ito yung karo. Tanaw-tanaw lang namin yung pansyon eh. Sinitera yung pansyon. Mga banahaw, yung tali, daming tao. Tapos, ando yung sinitera. Kita, mga 30 minutes, andun kami. Nung tumugtog na po yung mosi ko, yung bang, 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 gano'n. Isang oras kami nakarating ng cemetery. Or more, mga 2 hours. Tanungin niyo ako bakit? Bakit? Chachay tugtog. Request yung namatay. Ayaw doon niya naman ng call. So yung mga major rep, at yung mga banda, Bible pa ako eh. Kaparoon ako. Yung
verse. Ako, iyak-iyak ako. Sabi ng nakakasawa, Pasal, ikot ka naman, ikot ka naman. Tawa, ang daming distributor, ganyan. Hindi makarating sa pupunta kasi naka-chacha ang mode. Dapat ang mode mo tuloy-tuloy. Sabi ba si momentum? Masakit at siyang kumakatawa. Learn the keys to competence. And number five. Tatlong bagay ang dapat mong malaman para makakompete ka sa industriya ng leadership sa iyong global. Ha? Ang kalaban mo sarili mo, hindi ibang tao. You have to become better every day as a leader. And when you compete, tatlong bagay kailangan mo. Knowledge. Basahin natin. Knowledge. Skills. Application. Ang knowledge, alam nyo na yan. Walang secret ng Inglobal. Available ang product, marketing plan, mga may-ari, compensation plan. Open yan. Available. Okay? Skills. Mga how-to. Paturo kay apply. Meron kaming ESPN. Pag pumunta sa probinsya nyo ito, umattend kayo o sa lugar sa Metro Manila. Paano kayo tuturo ng mga how to recruit, how to do online marketing, mga how to. Ang correct application is paano bumasa ng tao. Paano bumasa ng taga-ibang network. Paano mag-recruit ng isang mayamang tao. Yan yung tinatawag na correct application. Ha? Huwag kang pupunta sa millionaire na sabihin mo, gusto mo makapunta ng Amerika? Eh, may bahay sa Amerika yan. So, hindi niya gusto. Tama po ba? Yes. Gusto mo ng kotse? Eh, sampu pa lang SUV. So, matuto kong bumasa. Halimbawa, pag sinabing correct application, when is the right time to present to him the product? When is the right time to present the marketing plan? Baka hindi ito ang time. Tulad ng sample natin. Huwag please kayo mag-present. Kahit kayo inimita ng downline nyo, huwag kayo mag-present sa patay. Pag may patay, o kayo, ah, pagkatapos ng pari, mag-OPP ka naman. What? Amen. Sa kasal, lalo na. Tapos na po ang kasal, bago po mag-reception, si upline, mag-OPP muna. Please don't. Please don't. Alright? Napakahalaga ng correct application. Huwag po kayong sugod na sugod sa isang imbitasyon. Pero hindi naman tama ang aplikasyon. Tama po ba? Yes. Tuloy natin. Next. Discover the leader inside you. Let's all stand up. Tayo po tayo lahat. Let's stand up. Tayo tayo lahat. Tayo tayo lahat. Everybody, let's stretch. 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 Yeah. Everybody feeling good? Yes. Still learning? Yes. Give it to so that's the number six tayo. Let's read together. Discover the leader inside you. Dalo niyo may kasabihan, leaders are not born. Yes. Leaders are made. Sino nakarinigas sa kamay? I beg to disagree. Kasi po kami ni Pastor Mike, galing kami sa biblical studies. Magugulat kayo sa Bible, lahat ng tao ginawa ng manlilikha. Tama? Yes. Sa kahit ba kayo doon? Yes. Meron bang galing sa unggoy dito? Wala. Kaya, klaro yun ha. Pangalawa, di ba nilikha ka? Pangalawa, lahat ng nilikha, ng manlilikha, ay may layunin sa pagkakalikha. Yes. Ibig sabihin, walang aksidente. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka aksidente. Hindi ka aksidente. So, buhay ka pa ngayon. Ibig sabihin, may hindi pa tapos sa pagkakalikha ng buhay mo. Kaya ka pa buhay. Nakita niyo ba sa Facebook yung lumundag sa EDSA, may order? Yes. Na may problema sa asawa? Lumundag! Patakalot pa, parang ikaw, sabi ko, kaito! Ang bad news, buhay! Bad news yun. Kaya para sa Taiwan, mayroong booklet, nabasa ko ang title, How to Commit Suicide Effectively. Bestseller. Kasi ang dami niya mapakamatay buhay. Ha? So, gusto ko sabihin sa inyo sa Bible, clear na clear po, ano yun? Lahat ng tao, may direksyon, may destiny, may patutunguhan. I know the plans that I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you. The word prosper means to prosper, to have nothing lacking in my system. Dapat healthy ka bodily, wealthy ka in the spirit, wealthy ka sa economics. Kaya magbanggit kayo ng lalaki, babaeng sumunod sa Diyos sa Bible, lahat mayaman.
Abraham, Isaac, Jacob, mayaman. Solomon, the wealthiest king who lived on earth. David was wealthy. John, the beloved, was wealthy. James was wealthy with books. Mark was wealthy. Paul was wealthy. Ang daming wealthy tao sa Bible. Nanginan nila lang yung poor. Pag tinanggal mo ang teaching ni Jesus about economics, liliit ang Bible. Pero ulitin ko, hindi ka payayamanin ng Diyos para maging materyoso. Is that clear? Yes. Hindi ka papayamanin ng Diyos para maging mayabang. Yes. Hindi ka payayamanin ng Diyos para gumawa ng masama. Yes. Payayamanin ka ng Diyos kasi may assignment ka. Yes. Mas madaling gawin ang assignment mo. Sabihin mo nga, life assignment. Life assignment. Mas madaling gawin ang life assignment natin pag may pera tayo kaysa wala. Yes. Tama mo ba yan? Yes. Paano ako makapagpastor ng mahusay? Wala akong pang-enroll. Trabaho ko yung enrollment fees ng anak ko. Hindi trabaho ng mga tao yun. Akin yun, takay ako eh. Are you listening? Yes. Kahit sabi mo, pastor ako, nagbabayad ako ng miral ko. Pag hindi ko mabayaran ang miral ko, puputulan ako. Tama ko ba? Yes. Ganun kasimple po ang buhay. So ang sinasabi ko, leader ka. Sa Bible, pag sinabing Abraham, leader siya ng marami. Meron namang leader ng isa lang. Katulad ni Mordecai. Ang nilid niya, si Esther. Isa lang. Pero leader siya. Tama ba? So I don't care kung leader ka ng isa o ng isang daan. Basta buhay ka, you have to understand, meron kang leader potential inside you. Pag hindi mo yung palakihin, sayang ang potential na yan. I love that word, potential. Sabihin niya natin, potential. Potential. Sabihin natin, sabihin mo, may potential ka. May potential ka. Kaya po yung mga namamatay na walang nangyari sa buhay, ang tawag doon, sayang. Bakit? Kung siya'y awitin, dapat narinig ng mundo yung awit niya, eh dinala sa libingan, kawawa naman. Kayo pong lahat na nandito, may potential. Bakit? Nilikha ka. Hindi ka aksidente. Nalala niyo ba yung biology class natin? Di ba sinabi? Mga bata, pag-uusapan natin paano kayo ginawa. Paano kayo naging tao? Nalala niyo? O, nagkating class din kayo? Para ka maging tao, kailangan mo ng tatay, kailangan ng nanay. Tama? Yes. Hindi pwedeng parehong tatay. Hindi parehong nanay. Dapat tatay at nanay, male and female. At ang sabi, magtatalik yung male and female. Tama mo ba? Yes. Kasal o hindi? Magtatalik, hindi kasal, nabuntis. Kaya ang tawag natin, anak sa pagkakasala. May kasalanan yung dalawa, pero yung bata hindi kasalanan yun. Tama ba? Yes. May gagawing maganda ang Diyos doon, kaya naging tao yun. Yes. Alright? So ang issue natin ganito, basta ikaw tao, may assignment ka. At ikaw may potensyal na maging leader. So ang gagawin ganito, di ba? Sabi sa Bible, bago ka pa ipilang anak, o bago ka pa naging fetus, in your unformed state, sabi ng Diyos, unformed, hindi ka pa buong bata, fetus, hindi ka pa fetus na eh, fluid ka pa lang eh. Ang sabi, I saw you, I gave you your name, and I gave you your assignment. Yan ang sinasabi ng Bible. Do you understand? Yes. So ang sinasabi, basta buhay ka, may assignment ka, leader ka. So ang totoo, leader ka, hindi mo lang alam. Ngayon alam mo na. Tama ko ba? Yes. Nung magtalik ang tatay at nanay mo, hindi mo alam. Tama ba? Yes. Seven. Let's read together. Commit. Future leaders. Succeed. One more time. Commit. Your future leaders. Succeed. Huwag mo munang iisipin yung kita mo. At isipin mo, sino ang mga ka-dream team ko sa negosyo nito. Sa simula ng first month, second month, third month mo, okay lang mag-retail. Okay lang yan. Pero muna mga hanapin, sino ang dapat kong kasama sa pagdinegosyo ko nito. Sila muna ang tutulungan kong mag-succeed. For example, sasabihin ko, Mike, thank you for believing in me. Salamat. Apply mo, kung down line kita, hindi kita babayaan. Promise yan. Okay? Punahin natin muna, isa sa kaliwa mo, isa sa kanan. That's my priority. Pakikitain muna kita. Iko-commit ko sa iyo na you can succeed kahit sa unang 1-5 mo. Dapat po, kung apply kayo, yung unang 1-5 ng downline nyo, may kinalaman kayo doon. Nakapag-in mo, bibigyan na ng spillover. Wow! Tulungan nyo siya para mag-recruit,
paano mag-present, paano magpa-pay-in, and then mag-celebrate kayo sa bahay. Kasi yung unang 1.5 na yan, yan ang simula ng susunod na 1.5 million. million. Magsisimula sa commitment mo to help yung direct mo to succeed. Never quit on your directs. Yung mga gusto yung downline na mga halimaw, na magiging leader, na magiging top 20, buhay na! Hahanapin nyo na lang! Ang kailangan commitment nyo to stick with him at sasabihin mo, hindi kita mapapayaan. Tutulungan kita, kailangan mo turo, tutulungan kita. Kailangan mo kasama sa NDO, samahan kita. Wala kang pera, gusto mong utang, wag sa akin, sa kanya. Yan na ba, hindi pa convicted? Siya po, inaakusahan pa lang. Pero dahil po sa kanyang mga nagawa in the past, pumili siya ng hindi maingat na integridad. Tinamaan ang pangalan niya. Mama ba? Yes. Hindi natin siya pinagtatawanan. Ang sinasabi ko po, nalulungkot ako na hindi niya pinili ang daan na may integridad. Kasi kung ikaw ay pipili, simple lang naman eh, tama o mali. Tama yes. ba? Yes. Kapag sinabi integridad, walang nakatingin, ikaw lang. Anong pipiliin mo? Tama o mali. Sa sinabihan ako sa Hong Kong, Coach, iwan mo dyan yung bag mo, iwanan mo, pagbalik mo, andyan pa rin yan. Gabi, no? Ganun kaganda sa Singapore, ganun din. Iwanan mo, mababalik sa Japan, ganun din. Sa Pilipinas, sa sarado ng bahay, yung bag ko nawawala ka rin. May problema tayo sa integridad, tama ko ba? Sabihin na natin, yung kultura natin may tama. May sayang yung kultura natin. Dapat let's have correct. Yung kultura natin mali. Kasi sa atin, kung makakaisa, makakaisa. Wag! Everyone say integrity. Integrity. Ibig sabihin integrity, piliin mo lang yung tama. Gagarantsahan ko kayo, huwag lang kayo mag-quit, yayaman kayo sa Inglobal, lalaki network nyo. Ba? Ba? Tapos, ba? Choose integrity, please. Yes. Sabi ng Proverbs, oh, a good name is better than riches. A good name is better than wealth. Aanin mo, ang dami mong pera. Yung buong downline mo naman, alam nang dugas ka. Tama. Alam ang daraya ka. Alam, may kuna sisi yan. Kung asawa niya, kaya niyang lukoyin. Ako, di ba? Lulukoyin din ako niyan. Yun ang iniiwan mo sa grupo mo. Is that right? Yes. Eh kami po, hindi exempted dyan, mga trainers. Aaminin ko na sa inyo, may nag-email po sa akin. Sabi ba naman, oh, Hi, Coach John. Alam kong you're happily married. But I like you. Sabi niya, I want you into my life. Sabi niya, ang bahay ko dyan sa katabing condominium sa Corinthians, dito. Pwede kang matulog sa akin anytime, umuwi sa pamilya mo anytime you like. Bibigyan pa kita ng 100,000 allowance buwan-buwan. May Z3 ako na BMW brand new, pagagamit ko pa sa iyong service mo. Basta umuwi ka lang sa akin at tayong dalawa na. Sabi niya, diretso, I will wait for your reply. I love you. Mwa mwa chuchu. Ganun ka, diretso. Hindi ka nagulang ako. Ganun email na ito. Sabi niya, I love you so much. Love, George. Value relationships more than money. Okay? Halimbawa, ayan. Brother, ano pangalan mo? Rex, pero nalang ko po Rex. Si Rex, downline ko. Sabihin natin, mali siya. Lugi ako ng 50 mil. Okay lang yun. Because I value Rex more than money. Kasi mag-i-stay pa rin siya bilang partner ko. Tatrabahoin pa namin yung global. Kikitain pa namin yung 50,000. Magiging 500,000 pa yun. Sabihin mo sa katabi mo, value relationships. O kunyari, downline nyo yung katabi mo, sabi mo, I value you. I value you. You have to value our relationships more than that. Are you learning? Yes! Tasa ka ba yung mga payamang leader? Leaders with integrity. Impactful leaders na alam ko, one day, makikita ko yung akit sa stage, global ambassadors. Yes!
kayo. Nagmamaneho ng mga SUVs ninyo. Yeah! Nagmamaneho ng mga yachting ninyo. Yeah! Nagpapalipad ng mga helicopter ninyo. Yeah! Sino kayang mapuunang magkaka-747 sa Inglobal? Yeah! Sarap. Lastly, here. Let's read all together. Sabi mo sa katabi mo, give back. Isang susi ng tunay na leader ay marunong magbigay. Magbalik. Alright? So, ganito yan. Ito po ang tatay ko. Ano si Warren Buffett yan? Sa pinakamayamang mama sa balat ng lupa. Recently, nag-donate po siya ng $31 million. Alright? Sa charity, sa Bill Gates, Bill and Melinda Gates Foundation. Siya po ang nagtala ng record ng pinakamalaking donasyon galing sa isang individual sa charity, sa history ng lupa. Lahat ng tao, ang yaman! Di ba kung tayo yun, isipin mo, makano bigay? 31 million. Luko-luko! Hindi po. Yun ang sikreto niya, kaya sa milyonaryo. Kaya sa bilyonaryo. Kaya sa leader. Bakit? He knew how to give back. And he knows until now how to give back. Professor's Galleria. Sino may ari? John Gokongwei. Alam niyo bang this early, pinamanahan niya ng mga anak niya? Kay Lance Gokongwei yung Cebu Pacific. Sa isang anak yung pag-factory. Pinamanahan na. Sabi niya, wala na kayong mana ha. E buhay pa si John. Kumikita pa. Alam niyo, kinikita niya? 90% goes to charity. 10% lang ang kailangan niya sa kanyang personal na buhay. Sobra pang laki. Sikreto ng tunay na leader at tunay na mayaman, they give back. Do you want to give back? Yes! Sino gusto maraming pera at asang kamay? Woo! Okay. Ulitin ko, hindi masama sa mata ng Diyos na marami kang pera. Dapat lang tama ang puso mo. Pag mali ang puso, mali ang isip, mali ang pupuntahan ng buhay. Tama ba yan? Yes! Very basic. So, kailangan ko lang sabihin yon, kasi basic training ito eh. Para uniform tayo. Ito lang ang mensahe ko sa buong Pilipinas at sa labas sa Hong Kong. Sa Singapore next month. Sa Dubai sa Nobyembre. Pare-pareho lang ang mensahe ko. Huwag tayong pipili ng mali. Tama lamang. Yes! Yayaman tayo. Pumayag kang yumaman. Payag ba kayong yumaman? Yes! Kasi pag gustong yumaman, lahat gusto eh. No? Handa ba kayong yumaman? Yes! Hindi pa kasi pag yaman, iba ba akong ugali? Nakilala ko dito dati, kababayan ko yung longgo eh. May pagkinatanong ko ano? Kasi ako, doon, magkaroon na ka? Tuon, oo. Ganun sa mabot. Ngayon kumain ka na, aha. Iba na magsalita? Sabi ko, doon, kumusta? What's up? Oo! So, WhatsApp na ha? Anyway, joke lang po yung sinasabi ko, huwag magbabago. Ang baguhin na natin, yung pagbibigay natin. Let's give more generously. Kaya tayo may Alive Foundation. Sino po niya sa likod? Kaya tayo yung pinagpapala ng Diyos ang inyo. Kasi may Alive Foundation. Nagbibigay. Nagbibigay. Tandaan nyo, ang perang kikitain ninyo, hindi lahat sa inyo. May porsyento dyan sa ibang tao at pamimigay nyo. Ang magsasaka, pag-aamin niya, hindi niya kinakain lahat. Ang iba tinatanim niya. Yes. Tama ba? Yes. So, halimbawa, kumita ka ng 1.5, sample lang naman to, para magsimula tayo sa maliit. Kasi pag million-million na pag-uusapan, ang hirap makipaghiwalay sa 5 million. Bibigay ko lang sa'yo, 5 million. Ano ka? Tsyerte. Kasi hindi ako sanay magbigay sa 500. Pagsanay ka na sa 50 pesos, 500, 5,000. Pagsanay ka na, magugulat ka, ang balik sa'yo sobra. Yes. Last week, nagpakawala ako 5,000. Lit, 5,000! The next day, kumita ako sa M Global, 25,000. Wow! Okay, naman sa imbe. I challenge you, yung 500, ibigay nyo kay Apple. Bigay nyo si Apple. Sabi nyo, bakit nung may Apple? Direct referral bonus ulit? Ano? Tanim mo yon sa matabang lupa. Si Upline, matabang lupa yan. Tama ba? Hindi matabang tao, ha? Matabang lupa. Pag sinabi matabang lupa, ang farmer nagtatanim sa matabang lupa. Yes. Hindi sa tigang na lupa. Yes. So, pag may sobra kang pera, gusto ko na maraming pera, di ba? Yes.
Sabi mo, apply. Kumita ako ngayon. Itong 500, talim ko ito sa buhay mo. Yes. Pag nagtanim, may? Tanim. Bantayan niya. I challenge you. That's a law that is designed by the Creator. Non-religious yan. Generic yan. Narinig niyo ba yan? Yes. Yung Christian na salita, nag-type po ako, binless ako ni Lord. Yung Iglesia ni Cristo, ako po yung nag-take ako, pinagpala ako ng Diyos. Yung Muslim, nagbigay ako sa aking imam, pinagpala. Iba yung religion. Bakit effective? It's not the religion, it's the principle. Yes. That's a life principle. That's universal. Ang mga tunay na mahirap, hindi nagbibigay. Yes. Ngayon pa lang, magbigay na tayo.